At tatalakayin natin sa pagkakataong ito, mga kapatid. Sagutin natin itong ilusyon ni Ustad Stakaging na ang mga CFD umano ay tumakbo sa naka-schedule niyang debate. Kaya nag-schedule ng debate. Kailan ka kaya? Nag-schedule ng debate. Ayan, tignan nyo ha. Tignan nyo kung gaano kasinungaling tong si Wendell Talibong. Hindi ba't nababasa po natin na merong kaming kasunduan, nag-send ako ng aming rules ng debate at kinonfirm mismo ng kanilang kasamahan at sila mismo, si Wendell, na meron kami magaganap na debate sa 6 at sa 13. Yan po ang nakasulat po dyan. Yan po yung conversation po namin dun sa group chat po namin. Makikita nyo naman po, dyan po natin malalaman na napaka ubod ng sinungaling itong si Wendell. Ganyan ba yung mangangaral na kung saan nagsasabi ng katotohanan? Para lang hindi siya mapahiya, nagsisinungaling na lang at tumatanggi doon sa mga napagkasunduan at napag-usapan sa magaganap na debate. Nakita nyo naman, di ba? Nandyan sa group chat po namin na kung saan nababasa nyo. Maliwanag po yan. In-screenshot ko po lahat yan para nang sa ganun makita po nyo, no? Kasi tinatanggi niya na wala daw kaming kasunduan. Illusion ko lang daw yan na merong kaming magaganap na debate. Sila mismo ang nagsabi na kung saan itong petsa sa March 6 at saka sa March 13, at sila mismo ang nagsasabi na si Darwin at si Tata at saka itong si John Doe, yung kanilang mga defender, sila-sila po, para itapat po sa akin. Pinagpapalit-palitan po nila ako. So hanggang napunta na lang kay Christian Prince, yung kanilang pinagmamalaki na hindi naman Katoliko, na kung saan humingi pa sila ng tulong sa ibang bansa para lang itapat sa akin, at pinagpapasapasahan na po nila ako hanggang sa yun na po yung huli. Ang ginawa po nila, sumira na lang po sila doon sa aming napagkasunduan na petsa at saka yung paksa ng debate, at sila po yung nagset po nung March 6 at saka March 13. Makikita nyo naman po yan, nandiyan dyan po. Sumasagot po, nagme-message po si Wendell at kinonfirm po niya yan. Opo, kaya kayo na po ang magpapasya kung sino po ang sobrang ubod ng sinungaling. Ganyan ba ang mga mangangaral ng mga Catholic false defender? Diba? Kaya tama lang yung bansag ko sa kanila na takboliko at takotliko, no? At nag-import pa sila, no? Humingi pa ng tulong sa ibang bansa para lang itapat sa akin ng debate. Kita mo, pati yung napag-usapan naming paksa at debate ay itinatanggi nila. So, ang ibig lang sabihin niyan, tumakbo talaga sila. Takot na takot sila at wala silang paninindigan sa kanilang pananampalataya. Tapos marami siyang mga alibay na naman ngayon. Kesyo wala nang pandemic, face to face na lang, 'di ba? Nakakatawa, 'di ba? Para lang makatakas, no, doon sa napagkasunduan, gumagawa ng alibay. Kayo yung mga nakasulat sa Biblia na hindi kayo magmamana ng kaharian ng Diyos dahil kayo ay mga takboliko at takotliko na mga false defender. Kayo ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Nakasulat yan sa Biblia. Maliwanag po yan, dahil kayo ay mga duwag. Nakakatawa kayo. Napakasinungaling mo. Huling-huli ka. Ipapalabas ko lahat ang mga kasinungalingan mo. Pati yun doon sa Iglesia ni Cristo na naging kadibati mo dyan sa YouTube. At dati ay
hindi pa po ako Muslim noon. Napanood ko na po 'yan at tinampered mo ang Biblia, no? Kaya ipapalabas ko po 'yan, mga kapatid. Abangan niyo po 'yan, inshallah. Dahil alam na naman ninyo na ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan. Di po ba? Siya mismo ang pumasok at hindi nagtanong, gigil na gigil kay Christian Prince. Eto, pakinggan natin muna itong gigil na pahayag ni Postage Bashir Sakaging, mga kapatid. Relationship with the Muslims. The plan of the salvation includes those who acknowledge the Creator in the first place amongst whom are the Muslims. Kita mo? Ano sabi? Ligtas ang mga Muslim. Windel taligunggong. Oh, yun mga kapatid, no? Ligtas umano ang mga Muslim. Nakabasa lang ng Catechism of the Catholic Church, Catechism of the Catholic Church numero 841. Abay, ligtas na kami mga Muslim, ligtas na kami. Okay, tuloy natin. As in the first place amongst whom are the Muslim. O tinan mo, this promise to hold the faith of Abraham. Together with us, they adore one merciful God. Kita mo. Explain ko sa inyo. Oo. Oh, i-explain umano niya, mga kapatid. I-explain niya. Dahil umano, hindi tayo tatanggap ng debate sa buwang ito, hindi lang sa buwang ito, kundi sa Abril. Dahil, ang dami talagang sa amin, ang daming naka-schedule na recollection, lintin, recollection, na recollection, lintin, recollection, lintin, recollection, lintin, recollection, lintin.